Isa na namang exciting na menu ang ating lulutuin ngayong araw sa Lutong Dasa. Meron tayong masasarap na pika-pika. Meron espesyal na kakanin, may nakakakilig na ulam, at narito rin ang all-time favorite seasoning dish nating mga Pinoy. Pero hindi lang yan ang mga kapampangang specials sa episode na ito. Bibisita rin sa atin ang ipinagmamalaking responsible son of Pampanga, ang talented actor, singer, and dancer na si Jameson Blake. Kaya samahan nyo kami at manganta dito sa Kapampangan Food episode ng Lutong Dasa! Good morning, Sandy! Papi! Excited ako ngayong umaga, Sandy, kasi meron kang naisip na theme para ngayong Correct. Umaga. Ano yung theme? Pampanga. Oh. They claim sila may maraming masarap na pagkain. Totoo naman. Oo, diba? Pag sinabi nilang tiga Pampanga sila, alam proud mo ba? Yan. Proud. Tsaka kaagad sinasabi nila, magaling sila magluto. Yan. Masarap ang pagkain nila. Totoo naman masarap yung pagkain nila. Uh-huh. Pero marami rin naman mga tao sa buong Pilipinas, masarap din magluto. Oo, masarap din ang pagkain. At saka siguro dahil ang Pampanga, malapit-lapit sa Metro Manila. Kaya madaling puntahan, madaling matikman yung kanilang mga lutuin na ano sa Pampanga. Diverse kasi ang cuisine nila rin. Okay, so today, ngayong umaga, since gagawa tayo ng mga famous Kapampangan dishes, yes. Ano yung una nating lulutuin? Ang una nating gagawin, isa sa mga pinaka-popular o favorite na restaurant ko, sa Angeles, ang pangalan ay Mila's Tokwat Baboy. Mila's Tokwat Baboy. But now, ang Tokwat Baboy, did it really originate from, ano? From Pampanga? Alam mo, ang kwento sa akin ni Tita Mila, yung sister-in-law niya, para sa mga pika-pika, mag-create siya, eh, may Chinese blood yung sister-in-law niya. Ito na invento niya, Tokwat Baboy. Kasi sa Chinese restaurants, ang tokwa, pag sinaserve yan, usually with century egg, di ba? At saka usually pang ano na mga braise na mga gulay-gulay. Yes. Pero hindi pa, kaya nga tinatanong ko sa'yo kung yung Tokwat Baboy, galing talaga ng Pampanga, if it's a local dish. Ay, kayo nang kwento sa akin ni Tita Mila. Alam nga naman sabihin ko, sino ka? Hindi naman eh. So, okay, fine. Oh, sige. Now, anyway, ito ang ingredients ng ating Tokwat Baboy. Siyempre, hindi lang tokwat liempo ang nasa tokwat baboy. Meron din yung gamit na pork cubes, patis, suka, toyo, asukal, liquid seasoning, siling haba, siling labuyo at sibuyas. At may kakaibang ingredient pa dito sa recipe ni Sandy. Celery leaves. Celery iba, leaves. Iba siya ha. Oh. Yung iba kasi wansoy nilalagay. So, dalawa ingredients natin dito na main. Eh, no? Tokwa na cube, tapos liempo na pinakuluan natin. Okay, nung kumulo na siya, nilagay natin sa fridge, hiniwa natin ito na siya. Para maging cube. Okay. Yung tokwa, di ba dapat sabihin natin sa mga viewers natin, yung firm, yung bibili correct, mo correct, na correct, tokwa. Yung nabibili yan sa palengke or sa grocery. Basta yung firm ang kailangan mong bilhin. Okay. Para pag slice mo niyan, hindi nasisira. Nagbe-break. So pareho natin ipiprito yan para malutong. Malutong, no? Okay. Handa mo na yung shield natin dyan. Yung shield. Asa na yung ating ito, shield? Yung shield. There we go. Okay, sorry. Yan. Kep, kaagad. Ayun. Yan. So, ang gagawin natin, antayin natin siya maging malutong. Now, di siyempre, malasa yung mantika niya, ano? Ang gagawin natin, ipiprito natin yung tokwa dito sa mantika. Tanggalin same natin mantika. Yun, yeah. Tanggalin natin yung lechon na malutong. Tabi natin, tapos yung tokwa naman ipiprito natin. Okay. Balikan natin yan. Okay, ito na yung ating lechon kawali. Parang lechon kawali. Oh, okay, ang gagawin natin ngayon, yung shield natin. Ay, yung shield. Oo. Pero Sandy, ano lang, para lang may ano, may ibang style rin. May mga iba, ayaw nila yung crispy na parang lechon kawali. Yung medyo malambot. Oo, paano yun? Yung ipapakulo mo lang. Yun. Bago natin prinito. Prinito, yun na yun. Itatabi mo na lang. Yung iba naman gusto, malutong yan, malambot ito. Oo, parang ako gusto ko yung tokwa ko sa square, yung buong square, ang piniprito ko. And then you slice. And then I slice it para may lambot at saka may tigas. Yes. Oo, mix. Good idea. Okay, ikaw magprito nito, Pata. Ah, ganun ba? Ikaw magprito nito. Kasi ako naman gagawin ko yung aking sauce, no? Ito yung sauce natin, no? Ayan. Ito hindi naman kailangan. Texture na lalagay natin dyan, eh. Oo, mabilis rin lang to, eh, di ba? Okay, vinegar. Ginagawa mo na yung sarsa. Vinegar. Meron tayo. Any suka will do. Wag lang yung mga pinakurat. Wag lang yung mga Ilocos or white. White vinegar. Okay. Toyo. Toyo. Okay.
Meron tayong sugar. Ayan, sugar. Para may, alam mo naman yung sauce ng Pilipino, kailangan may asukal dyan. May asukal, oo. Tapos meron tayong liquid seasoning. Ito na kailangan deep fried. Ayan na. Yan yung sauce natin. Abang natin yan. Now, oo. Meron tayong... Siling haba. Siling haba. Sibuyas. Okay. Puting sibuyas. Puting sibuyas o red na sibuyas para mas malakas. Mas malakas. Tapos kalahati nung ano, nung celery leaves natin. Okay? So, pwedeng celery leaves or wansoy. Pero, tinumabat. Amoy mo yung celery leaves. So. Wansoy, yes, definitely. Pero ito nagulat ako, nilalagay ni Tita Mila sa... So, it's cider celery leaves kakaiba. Or wansoy pwede dyan. Tapos yan, ano yan, hihintayin natin maluto yung tokwa tsaka yung... Ito, luto na eh. Oh. I-mix natin dito with the sarsa. Yung iba ginagawa nila, hiwala yung tokwa, hiwala yung lechong kawali. Oh. Tapos yung gulay nakahalo na ron, tapos sauce on the side. Oh. Pero gagawin natin, haluin na natin lahat. Okay, so pwede na natin ilagay yan dyan. Yeah. Ito, yan. Yung lechong kawali. So ito, hinaon na natin yung tokwa natin. So crispy na ito. Alam mo ito, pati yung lechong kawali natin, kailangan mo ipapahingahin siya. Make it brief para crispy. Pagka mainit yan, hindi ganun kalutong yan. So ito, ayun na. Kaya huminga, tsaka mo siya. Ilagay na natin sa strainer para huminga at tsaka ma-drain lahat ng excess oil. Ang portion, bahala ka yung portioning. Kasi parang... 1:1 or... Kasi mas marami yung tokwa sa akin. Mas marami tokwa. Kasi parang yan ang kanin mo eh. May ulam ka, tapos may tokwa ka, di ba? Alam mo yung ginagawa ng iba? Alam mo, may pag gumagawa ka ng soy milk. O yung tofu. O yung yung taho. Taho. Pagka pinakukulo mo yan, iniwan mo, magkakaroon ng film sa ibaba yan eh. Yun ang tinatawag na tofu sheets. Kaya binibenta rin yun eh. Ngayon, pwede mo iprito yun. Nakita ko may gumawa eh sa online. Sabi ko, okay yun ah. Prinito, imbis na toko, yun ang nilalagay niya. So, malutong din. Okay, now, ang gagawin natin dito, haluin natin na konti. Konti lang. Konti lang. Yan. Para tayong gumagawa ng salad. Sa mga restaurants kasi, parang pag sinabing tokwa't baboy, pag magreklamo ka, ba't isa lang ang baboy? Kaya nga tokwa't baboy. Kung hindi, di tokwa't baboys. Baboys. Filosofo, di ba? Yung mga Pinoy. Alam mo mabuti ngayon, ang gagawin natin dito pa, lalagyan natin ng sauce. Nakita mo, suka, liquid seasoning. Lalagyan pa natin ng sili. Haluin na natin yan. Siling labuyo, in other words. So, pag kumakagat ka niyan, may kukuha ka ng isang pula. Pag ginan mo, boom! Taka mo, lagay namin si sobrahan natin yung sauce. Okay lang. Ako gusto ko talaga yung tokwa't baboy sa lugaw or arroz caldo, di ba? Tapos yung sarsa, idadagdag mo yan sa arroz caldo, di ba? Hindi talaga kumain itong pizza mo, no? Subukan natin. Tapos hanapin natin yung isang sili. Yung kulay na pula. Sige, yung pula. Kaya mo yan. Kaya ko yan. Maanghang. Boom! Boom. Ako rin. Sige nga. Pero ayoko ng sili, hindi ko kakayanin yung sili. Kaya mo pa. Kaya ko? Sabi mo lang yan. Kasi lang, kuha ka ng sili, maliit. Yan. Ano? Di ba? Wow, ang init. Sana may arroz caldo. Masarap, but very, very good. Isalin sa serving bowl, butburan natin ang celery leaves at parang kumain ka na rin ng kakaibang tokwa't baboy ng nila sa Pampanga. Tada! Ayan yung ating famous Pampanga tokwa't baboy. Correct. Oo, di ba? Masarap. Masarap ito, pang pika-pika nga. Pwede pang pika-pika. Pwede itong pang toppings mo nga sa arroz caldo o sa lugaw. Yeah. Or pag basta gutom ka, meron. Di papak-papak lang. Yeah. Oo. Merienda. Merienda. Okay, kailangan natin hintayin bago natin tikman yan dahil meron tayong special guest na itatawagin sa pagbabalik na Lutong Daza. This portion is brought to you by David Salon. Whoever you are, whatever you do, we bring out the best in you. Products also available in Shopee and Lazada. Masweet kaya ng mananalong tagapag-inis dati ng 180,000 pesos sa jackpot? Please welcome our Tara Gamers! Sa mga janitor at janitors sa trabaho ay hindi nagpapastress! Yeah! Ang ginagawa mo, sabi ko sumayaw! Sumayaw? Ano yun? Parang may ilaho! Parang
isang pating. Ano yung pating? Hindi ko alam. Hindi ba alam yung pating talaga? Hindi ko alam. Anak ng pating. Yes, yes, yes! Not again! Agad! Agad! Plano ako! We're back, Sandy! Morning! Oh, ito yung ating mga Kapampangan dishes. Mm. At dahil Kapampangan ng ating mga dishes ngayong umaga, yeah, meron tayong in-invite na artista na napaka-cute. Yeah. Dati siyang kasama ng hashtag. Mm. Pero kagulat-gulat nalaman ko, Kapampangan pala siya. Oo. Oh, oh. Oh, so timing na timing. Kaya siya yung... Exposed siya sa lasa ng mga kakainin natin. Oh, oh. O natin. Oo. Oh, oh. He's so handsome. He's so cute. He's so adorable. Walang iba ko, hindi si Jameson Blake. Jameson! Hello, hello, Chef Sandy. Hello, hello, hello. O, di ba? Hindi mo akalain, hindi ka Pampanga ito. Akalain mo galing sa Estados Unidos. Wow, grabe naman. Clark. O, di ka Clark, yun lang. Yes, Clark Angeles po. Clark, are you really from Clark Angeles? Yes, I grew up there. Oh. All my life, since I was 10 years old hanggang nag-showbiz ako, I lived in Angeles, Pampanga. Oh, so exposed ka sa talagang masarap na pagkain. Yes po. Nako, yes. Mga Kapampanga, talagang famous yan sa masasarap na pagkain. Alam mo kung bakit, ang history ng Pampanga, pag dumadating yung mga boats galing sa... Yung ibang mga expeditions sa... before. Aha, expeditions, oo. Oh, Magellan, dinadakyan sa Pampanga kasi doon inaayos yung mga barko nila eh. Oh. So doon nagbababaan yung mga Espanyol, kaya heavily influenced ng Spanish ang local cuisine. Yung mga spices, no, doon binababa. Oo, yan yung history behind it eh. Ako talaga naman, magaling sa sasali. Hindi lang sa cooking, sa history pa. Nangungupi lang ako. Kompleto. Di ba interesting yung kwento niyo? Yes, oo. Ma'am, the further... you go away from Pampanga, let's say Ilocos, mas pure Pilipino na. Oo, naging Pilipino. Hindi na masyadong influence ng foreign ingredients. Ingredients, ng mga tomato sauce dyan, mga ketchup, di ba? Yeah. Oh, napansin ko din. Ganun pala yun. Okay. So, Sandy, ito ngayon, nakasama natin si Jameson. Anong lulutuin natin na dish galing Pampanga? Okay, una natin gagawin. Mm. Familiar ka dito siguro. Ito yung paella version ng Pampanga. It's called bringhi. 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 You eat that? Familiar, rings a bell naman. Pero siguro pag niluto na. Pag nakain mo na. Yeah, siguro baka malalaman. Baka kala lang niya kanin lang. Eh. Hindi niya alam na may title. Alam mo, kasi ang paella, ang buhay ng paella nandun sa sabaw eh. Kasi yung sabaw niyan, yung broth. Yeah, sabi ng lola ko, the key to a good paella is the broth. Uh-oh. Yan ang ina-absorb ng kanin eh. Diba? Correct. Ito naman, sticky rice siya. Hindi yung ano, di ba sa paella, ibang klase yung kanin. Either buhakag or lakit or what have you ito. Sticky rice at saka imbis na broth, gata. Ang gata! Kaya marami tayong mga Ricardo ilalagay. Bamba flavor. Okay. O sige, marunong ka ba magluto, Jameson? Actually, to be honest, hindi po. Hindi ka marunong, di ba? Tuturuan ka ni Sandy. Habang tayo nang papainit ng oil, ito yung ingredients ng ating drink. Maniwala man kayo o hindi, ipagkakasya natin ang lahat ng ito sa isang pan. Mantika, bawang at sibuyas, turmeric powder, Chinese chorizo, atay ng manok, kasim, boneless chicken thigh, red at green bell peppers, kanin malagkit, gata, patis, green peas, garbanzos, pasas, at mga itlog ng pugo. Ang dami! Ang una natin gagawin ay magigisa tayo ng bawang. Bawang. Okay. Put everything na lang. Yeah, put everything there. Naka-pre-portion na lahat yan. Okay. When you were growing up in Pampanga, Jameson, sino nagluluto? Mami yung, mo? Yung mommy ko, stepfather ko. Pero mostly mommy ko yung mommy. Okay. Yes. Sige. Go. Yeah, just mix. Wow. Mix lang siya. Spread it. Onion. Okay. Onion. Yeah. Cooking lessons para sa akin. Thank you. For sure. Para at least ano, hindi lang... singing at dancing, marunong ka ba magluto? Nakakaya din, syempre Kapampangan ako, tapos di marunong magluto, di ba? So, ngayon. So, mahilig ka kumain, you're fine. Yan. Pero mahilig kang kumain. Yes. Okay, turmeric powder. Ah, turmeric powder. Para yung sa kulay. Yung yellowish na kulay, halo-halo lang lahat yan. So, ang bringhi talaga, madilaw-dilaw na paella. Pero version ko na to, kung ano-ano na nilagay ko rito. Bakit? Ano yung original na... Walang original naman eh. Walang basta original. May guide ka lang eh, yung Chinese chorizo. At Chinese ang ginamit yung chorizo. Ito, pero pwede kaya dyan mga longganisa. Ano mo, gamitin mo yung imagination mo. Why not, di ba? Why not? Wala naman rule dyan eh. Bagay. At saka yung masarap dyan sa mga paella, mga bringhi. Yeah. One pot dish eh. Lahat nandyan na. Di ba? May kanin ka na, may ulam ka na, may gulay ka na.
whether may karne or seafood or vegetables. Pork. Kasim ang gagamitin, kasim. Ideally, no, para may konting taba. Chicken. Chicken rin. Boneless chicken, ano? Yan. Alam mo ito mga pork na ito, yung chicken, malambot naman yun eh. Pagka binalik mo yung natago na siya dun sa sticky rice at saka sa gata, nasa burnt siya, lalambot yan eh. Yung alin? Yung chicken? Yung pork. Ay, yung pork. Eventually. Diba? Parang may pressure cooker. Aluin mo yung mga side. Lamputin mo yung mga side. Putin mo, yan. Tanggalin lang natin yung pinkish color. Okay. Nung, sige, aluin mo yung pork at saka yung chicken. Tapos lagay natin itong kalahati nitong ating red bell pepper. Red bell pepper. Ng green bell pepper. Yan. Gisa-gisa. Talagang hindi ka nag-try? Hindi ka curious magluto ever? Na-curious ako, pero siguro I just didn't have the time to learn. May interest ka bang may interest matuto? Naman ako, Eh, ito, parang saya ko ngayon. Makakita ng mami mo. Sabi niya, naku, magugulat siya na nagluluto na yung anak ko. Ilang kayo magkakapatid, Jameson? Tatlo kami. I'm the middle child. Tapos may kuya ako. Tapos may bunso ako. And yung bunso ko din, marunong din magluto. Yung bunso, sister? Sister ko. Okay. Yeah. Antayin natin maging brown ito, ha? Balikan natin ito. At this point, lagay na natin yung ating chicken liver, okay? Oh, ngayon na yata ako nakaano na may... Para saan yung chicken liver? Pampalasa rin yan. It's good. Flavor rin yan. Pag nag-change yung color ng chicken liver, ang gagawin natin, tatabi natin lahat itong mga laman-laman na ito. Oh. Because magigisa tayo ng soap. Yung binabad ito na yung malangkit na bigas. Binabad na sa tubig. Binabad na sa tubig ito. And sabihin ko sa iyo, ang reason kung bakit natin kailangan igisa ito. Ano ba kunyari? Ito yung philosophy niyan eh. Ang smooth na simento at saka rough na simento, pagka binasama ng tubig, anong mas malakas mag-absorb? Yung rough. Rough, di ba? So, yan ang gagawin natin. Gagas kasi natin yung bigas. Yung bigas para maging rough siya, mas mag-absorb siya ng flavor. Okay. Yung using chicken liver, is it a Kapampangan thing? Kasi napansin ko din, yung mommy ko ganun din kasi, parang yung kilayin na dish, she would use chicken liver instead of... Ano pangalan nun? Kilayin. Parang kilawin nila, di ba? Parang para siyang ganun. Pero pork liver, pero yung ginamit ng mom ko, chicken liver. So, super sarap. Yeah. Sabi ni Sandy, kapag natanggal na ang pinkish color ng mga karne, hanguin at itabi muna sandali ang mga ginisa. Ganda ng amoy. Naamoy mo na yung ano eh, yung turmeric, no? Parang the turmeric smells like curry. Mm-hmm. No? Diba? Galo-halo lahat. There's a curry smell. Has a scent. Yan. Okay, now, gagamitin din natin itong pan na ito, diba? Sayang kasi yung... Ano yan eh, yung natitira mga flavors na dadaputin na natin. Dyan. Kunting-kunti lang mantika. Lagay natin itong ating bigas. Yung sticky rice. Sticky rice na na-soak na, no? Sa tubig. Tubig, yeah. Yeah. So, ang gagawin natin, gagaskasin natin itong sticky rice. Malagkit. Ito yung ginagamit rin sa mga kakanin. Correct. Diba? Yung powdered niyan, di ba? Yeah, sige, go. Ito may maghalo. Yan. Yeah. Oh, yeah. Kita mo, dinadampot na niya yung mga flavor. Na-absorb agad, no? Yeah. Meron ka bang favorite Kapampangan dish? Actually, di naman ako choosy sa pagkain. Pero yung na-mention ko kanina, yung kilayin. Favorite ko din. Sisig. Yung sisig. Mga sikat na dishes. Saan pa ba? Yung mga tosino, ganun. Tosino. Oo nga, no? Ang Pampanga, famous for their tosino also. Yeah. And their longganisa. Longganisa. Sweet longganisa nila. Yung mga hamonado dito sa gilid. Diba, parang nahihirapan ka, kuhanin nila na, no? Ilagay na natin itong ating gata ngayon. Gata. So, i-deglaze natin. Yung deglaze, istadamputin mo lahat habang mainit yung pan. Dadamputin mo yung mga flavors nila. Yan na, oh. Yun, oh. Yung pulo na yan. Dinadamputan niya yung mga lasa niya, no? Okay. Yung gata, not necessary yung unang gata. Basta maski na yung can na, pwede basta na. Yung can kasi minsan masyado malapot yan. So, dagdagan na lang ng konting tubig. Yan, kita po, mas madali nang damputin yung rough na ilalim. Ayan, lumalabas na. Ang daming lasa niyan eh. Okay, so importante yung ratio ng sticky rice at saka gata. Kailan po ba yung sticky rice and yung gata same? I mean, same equal? Equal. Alam mo, pagka nagsasaing ka, yes. No? Mm-hmm. Pero okay. Sa kanin, no? Pero ito, kasi ang daming mapupuntahan ng gata, like yung mga karne and all that, mabawasan yan. So halos
more, much more yung gata dun sa bigas. So mga 1:2? Yeah, kung 1 cup of bigas ang gagamitin mo, mga 2 cups of gata. Yes, mga something like that. Or 2 cups of sticky rice, 3 cups of... Basta kailangan i-eyeball mo rin, eh, no? Na hindi natutuyo. Yes. Tama lang yung tubig niya. Ayun, dun pala isasama na ang mga ginawa na nating pag-isa kanina. Para talagang paella, no? Except may coconut. Submerged with some spice. Now, ang mangyayari ito, kung let's say, sumobra naman yung gata, tanggalin mo lang yung takip, mag-i-evaporate yan. Uh-huh. Tapos, kumbaga, iinumin ng sticky rice yung I-absorb na lang yan. Eventually. Okay. Nalagyan natin yung green peas natin. I'm sure this was influenced by the Spanish. Definitely. No? It's Garbanzos. Really like paella. Tapos, ito yung kakaiba. Raisins. Unique, ingredient for something like this. So, wala tayong salt, napansin mo patis. Patis talaga. Para mas malakas ang lasa ng pang-alat. Okay. Mix. Mix again. And then, low fire, medium fire? Very low fire. Tapos, patakpan mo na. Now, yung pork niya nasa ilalim na, di ba? Oo. Para may tenderize. Maganda ng kulay, no? How colorful. Yan. Iwan mo na yan, ganyan. Last 30 minutes. Yung iba, basta covered. Nalagay sometimes ng foil, pasok mo sa oven, or cover mo lang. Okay na siya. Steam lang, okay na yan. Balikan natin to, ha? Lutuin hanggang sa inyong desired consistency, whether tuyo o basag. Lagyan ng lutong itlog ng pugo sa ibabaw. At handa na ang inyong kapampangan paella o bringhe. Tada! Ito na yung ating bringhe. Bring me some bringhe. Pero Sandy, gusto kong malaman kasi, di ba kasi gata ang ginamit natin. Paano nalalaman natin kung luto na? Kailangan natin tikman muna bago natin patayin yung apoy. Of course. Di ba? Of course. Alam mo kasi, lalo na kung amateur, yung iba yung magagaling. Sa tingin nila, alam na nila. Ngayon, pero ako sa akin, I suggest, tikman mo mukha ko sa rita, tikman mo yung malagkit o yung kanin, kung luto na siya. Tapos kung hindi pa, at saka nakikita mo nagiging dry na, dagdagan mo ng konting tubig. Tansya-tansya. Ang ganda ng itsura, Nung una, kala ko masabaw siya. Ang daming sabaw, pero biglang in-absorb siya. Evaporate siya. At saka ito, pag hinalo mo ito, tuyo na yan eh. Magiging tuyo yan. Pero tayo may itsura dyan. Ang ganda. Di ba? Yan ang mga pwedeng i-serve sa mga party, celebration. Kompleto. Imagine mo yung mga laman, may Chinese chorizo, may chicken, may pork. Tiyo, may pork na submerged. Malambot na yan. Tapos bigla may raisin. Manamis. Diba? Yes. Tapos gusto ko dyan, yung quail egg. Nga. Pero Jameson, kailangan ka magtiis ng konti dahil mamaya sama-sama natin kakainin yan. Okay. Kakainin yung bringhe together with the other dishes that we will prepare. Sa pagbabalik ng Lutong Daza. Wow! Mga ka-ono, simulan na natin ang Season 5. Woo! Let's go! Thank you! Para nailoko. Kuya, para mo nga dito. Isang mabilisan lang. Isang mabilisan lang ito. Tiguranan natin ito. Ito gamit, ayusin nyo na. Ang tawag dito sa portion na to, cute na A. Ang tanong, ito yung tanong. Anong mas malaki sa anaconda? Anong bansa ang bawal ang cesarean? Ano? Sirit. Sirit. 1, 2, 3. Biro only. Sunday 25. Talaga palang ubod ng sungit at selan si Chef Alex. Naglalaro ba tayo dito? Now, do it again! Goodwill Barkada, nasampulan. Ate Cora, yung lunch ng guest, ready na ba? We're not yet done! Pinaperfect pa nga namin eh! Pati ang reyna ng kusinang si Cora, napulaan. Affected na ata ang buong barkada kay gandarang chef na kontrabida. Lloyd at Sarah, nagkatampuhan pa. Alam ko, hindi mo ayusin itong trabaho mo, huwag ka nalang tumulong. Kasi masisira pa itong resort na pinaghirapan ni Mama Mars dahil sa'yo! Uuwi kaya sa pag-aal sa balutan na? Pero teka, nakabuti ata? Lodi Lloyd to the rescue! Kay Chef Alex na tila merong issue. Nakakakuha pa kaya ang Goodwill Resort ng good review? A
abangan sa next episode this Sunday, 4 p.m. dito lang sa Net25. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net25. And we're back! Kasama yes. natin ang napaka-poging kapampangan na si Jameson Blake. James, mabilis itong gawin. Oh, really? Oo. Ang pangalan, ano yung title nito, Sandy? Pata Estofado. Estofado. Wow. Pata. When you say estofado, what does it mean? Ayan, yung parang simmered na medyo matamis. Sinama yung estofado, tamis eh. Mas matamis. Okay. Sweeter version of the original. Parang yung original, kunyari, yung sa Chinese pata, team. Yes. Diba? Ito, estofado pata, pero manis. Pinoy. Alam mo ito, ang Filipino cuisine kasi is heavily influenced by Spanish and Chinese. Oo, correct. So ito, Filipinized Chinese food para sa akin. Okay. Yung title kasi estofado Spanish, pero yung pagkapata team galing sa pata team. Okay, sounds so my hati-hati. Now, estofadong pata, papakita ko sa iyo paano gawin. Ikaw pa lang gagawa. Okay. Pero ito ingredients muna. Piliin ng pata na galing sa front legs ng baboy. Ihanda na rin ang inyong tubig, pork cubes, pineapple juice, oyster sauce, toyo, brown sugar, bawang, sibuyas, dahon ng laurel, paminta, banana blossoms, at hard-boiled eggs. Okay, now, ang una natin ginawa, yung front part, kasi dalawang pata eh. Oo, pwede sa front pwede legs sa likod. And back. Yung front part ang pinakamas maganda, mas malaman yan eh. So, hihiwain natin, papaslice natin sa butcher, katulad nito. Lagyan mo ng tubig, covered, pakuluan mo, siguro pa 10 minutes. May lulutang na scum dyan eh. Yung medyo may amoy ng pati, bula-bula na brown, tatanggalin mo yun. Pagpakulo mo siya, ilalagay mo ba ng peppercorn? Huwag muna. Wala. So, plain lang na tubig. Parang tinatanggal lang natin yung amoy. Yung amoy. Okay. Now, pampalambot rin. Yung pinakuluan natin, tanggalin mo na yung pat. No? Okay. Tinanggalan natin. Ito na yung broth. Okay? Ito yung pork broth, yung pata broth. Tubig na may pork cubes. Dinagdagan pa rin natin ang pork cubes. Lagay mo na to, James. Okay. James, here you go. Yeah. Pata. Front pata. Ako, pag bumibili ako nga ng pata, hinihingi ko yung front. Yeah. First step, yung peppercorn. Peppercorn. Lagyan natin yung ating sibuyas. Sibuyas. Okay, halo-halo lang to eh. Okay. Bawang. Okay. Tapos, bay leaf. Bay leaf. Ayan. Banana blossoms. Ayan yung pampatamis, pang bango. Yes. Diba? Oyster sauce. Oyster sauce. Maglagay nitong oyster sauce. Oyster sauce. Okay. Ito magbibigay ng kulay. Di ba, estofado kasi parang may itim-itim eh. Di ba, brown-brown? Correct. Tama ka. Sa soy sauce din yan. Okay. So, let it simmer. Ganun. Papakuluan natin. Hanggang lumambot ito. Pag meron silang pressure cooker, ganito rin ang process. Pareho-pareho pressure cooker. Pero mas mabilis ang baboy kasi mas mabilis lumambot kaysa sa beef. That's why. So ito, pwede mong takpan yan, mga 1 hour, 1 hour 15, okay ka na eh. Tapos lagyan natin ang asukal. Ayan, ang magbabigay talaga ng tamis. So ang estofado pata, talagang famous rin yan sa Pampanga. Isa sa mga dishes nila yan dyan. Really? Have you eaten? You actually, never ko pa din na-try dun yung ganitong klaseng na pata. Paano nyo sinaserve ang pata sa inyo, sa bahay ninyo? Crispy pata? Yeah, usually crispy or parang just ganun din. Mga crispy lang. Crispy. Pero yung ganitong style na pata, parang di ko pata pa... Pata tip. Estofadong pata. Okay, ito gawin natin, ha? Mami, oh. Tikman nyo na. Tikman nyo yung sauce. Nahalo na ni James mabuti. Tikman. Oh, here you go, Jameson. Try mo. Manamis-namis na nga. Diba? Manamis-namis na may alat. Ito pa. Pineapple juice. Pineapple juice? Why not? Mix muna natin. Konti-konti. Okay, now. Parang may asim tamis. Yeah. Okay, now. Ito, fresh kutsarita. Akin yung kutsarita mo, James. Okay. Lasang-lasa yung pinya. Gagawin natin, tatakpan natin ito. Pakukuluan natin ito. Siguro mga 1 hour, 1 hour 15 minutes. Ang mangyayari nito, pagka lumambot na siya, tanggalin natin ito, let it evaporate para
mag-concentrate pa siya, lalapas na yung gelatin. Yung, ano ba yung pagkakumakain ka kuminsan? Oo. Nalalagyan ng sauce yung kutsarita mo, nagiging malagkit. Yun yung galing sa taba ng ng bata, no? Yung parang in-between, di ba? Yung mga ligaments niya. Yeah. Yung balat niya, gelatin yun eh. Yan ang pampasarap. Ayan na yun. You know, we're done. Ang gagawin na lang natin, palambutin natin, tapos ilagay natin itong hard-cooked eggs. Sarap kumain ng pato na may hard-boiled egg. On the side lang. This reminds me of yung humba. Di ba? Parang ganyan yung humba. Di ba? Tapos lalagay mo na itlog yung manamis na miss ng konti na may toyo. May star anise. Star anise. Yes. Correct. Okay. Ayan, so, hintayin natin lang itong kumulo, tapos papakita natin. Okay. Tingnan mo na. Alam mo itong ingredients na ginamit natin. Madali hanapin ito. Ay, nako, sinabi mo. Oo, nakahanap lahat yan sa Pure Gold. Dahil sa Pure Gold, yan ang tindahan ni Aling Puring na para rin sa mga may food business katulad ng mga karinderya, canteen, catering, restaurants, or food stalls. Kaya magpa-member na and start earning points na pwede rin ipamili sa Pure Gold. Free and lifetime membership. Kaya sign up now. Talagang sa Pure Gold, always panalo. There you go. Diba? Balikan na lang natin to, ha? Balikan natin. Alright. Matapos ang isang oras, tanggalin ang takip at pakuluan pa ito ng mga 30 minutos para maging mas malambot at concentrated ang linamnam ng estofadong pata. Tada! Ayan na yung ating estofadong pata. Jameson, nakatikim ka na ba niyan dati? Hindi pa. Kaya excited ako na matry ito. Jameson. Tusukan mo yung balat, tinan mo kung malambot. Tusok lang okay, ha, hindi pa tayo pwedeng kumain. Kailangan natin magpigil. Yan, Yan yung sinasabi mo, yung ano. Walang iba kundi si Sisig. Sa pagbabalik ng Lutong Daza. Susunod sa Counterpoint, makakasama ni Attorney Sal Panelo ang bagong hepe ng DSWD na si Rex Gatchalian. Obligasyon natin at trabaho natin labanan ang kahirapan. Pero attorney, tayong dalawa mag-aminan rin tayo na ang kahirapan hindi natin masusumpo sa isang panaginip. Sa Counterpoint, tuwing Miyerkules alas 10:30 ng gabi dito sa Net 25. Ano bang type mo sa babae? Gusto ko chinita. Ah, okay. Gusto ko ikaw hindi ka chinito eh. Well, laki medyo. Mata mo, eh. Pero gusto ko masungit. Dito, ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sinuman ang nangangailangan. Exclusive! Isang ina na humihiling na marespondehan ang kanyang kambal na anak ating inaksyonan. Grupo ng mga kababaihan na nagsasagawa ng iba't ibang programa para sa kanilang kapwa-babae ating kilalanin. Expose! Mga gwardiya na hindi sinesweltuhan ng agency na kanilang pinapasukan nagpa-responde. So bro, kumusta naman yung sweldo namin kung may masaan ba ako? Walang reply. Hindi man lang siya mag-text sa amin din yung UYC kung ano yung dapat namin gawin. O wala na, hindi na namin na nakakausap. Ang gusto lang po na namin na makatulong po sana sila. Kaso lang, hindi sila nakakatulong. Nakakabala pa po. Mapapanood nyo kami sa mga sumusunod na mga channels. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. And we're back, Sandy and Jameson. Yes. Ito na yung pinakayata ito, ano to, sikat.
ano, nakikita mo sa ingredients, anong ano sa tingin mo ang lulutuin natin ngayon? Feeling ko sisig. Sisig. Alam mo, sisig kasi, nakita ko yan, siguro mga late 70s, yung friend ko, si Mario Tayag, dinala ko sa Pampanga. Uh-oh. Sa release ng train kay Aling Lusing. Siyang, original. Aling original Lusing. Siya, nag-invento niyan eh. Uh-oh. Kinikwento niya sa akin, nakikita ko doon, boiled mga pisngi, tsaka tenga, buntot, ganyan. Boiled na yon. Pag umorder ka sa kanya, sa kanya lang ihihawin. Tapos makikita mo, nandun yung sukay, yung mga inahalo niya. Uh-oh. Ang sarap, kasi malutong na malutong. Ngayon, parang iba na eh. Uh-oh. Iba na now. Since the birth of Aling Lusing sisig, ang dami na nag-gumawa ng kanya-kanya sisig. Kumopya. Ang daming competitors. Pero ginawa yung they have their own version. Okay. Like, one of the best sa akin, yung kay Aling Mila. Uh-oh. The best, malutong yung kanya. Yes, dinala mo kami doon. Ang sarap kay Aling Mila. Ngayon, nakuha ko yung kay Aling Mila at saka kay Aling Lusing, kinumbine ko. So gumawa ako ng sarili kong version. Okay, ang ginawa natin dito is this. Pinakuluan natin yung tenga at saka yung pisngi ng baboy in water and chicken cube. At saka liyempo. Okay? Liyempo, para may konting laman talaga. Yeah. Ngayon, katakip yan. After 1 hour, malambot na yan. Or basta malambot na siya, then yung pisngi, inihaw ko yan. Iihawin mo muna. Inihaw ko yan. Okay. Why? Para may konting smoky flavor. Yung liyempo, in-slice ko, kinub ko naman siya. Papakita ko muna sa inyo yung mga ingredients natin. Maliban sa tenga, pisngi at tiyempo ng baboy, gagamit rin tayo ng atay ng manok, sukang puti, asin at paminta, sibuyas, siling haba, seasoning liquid, patis, mayonnaise, at kalamansi. Okay, game. Ang unang-una natin gagawin is this. Piprito natin to, Pato. Prito! Yung ating liyempo na malambot na. Sa akin na. Talaga. Ayan. Okay, pero... Jameson, ayan. Para maging malutong. Hindi mo na kailangan galawin yan. Okay. Yeah, siguro, hindi ko hawakan yan. Lalayo. Ayan na. Pahiram ng splatter. There. Ayan. Ayan. Lahat tayo, lumayo. Okay. Ayan lang yan. Okay lang yan. Okay lang. Ayan, pati lagay mo ito rito. Ito, dito. Teka, bravo. Pinsindihan ko muna. Sandy, question rin lang. Kung wala kang makuhang pisngi ng baboy, Liyempo, pero masarap rin, ihawin mo muna? Oo, kasi malaki. Hindi, palambutin mo muna at saka mo ihawin. Palambutin muna kasi bago ihawin. Kasi yung smoke flavor palayo na tayo, palayo. Bakit siya tumatansik ng ganyan? Kasi may tubig eh. May tubig. Pero kung pure lang, hindi siya pure oil. After a while na mawawala na eh. Believe din ako kay James tsaka kay Pati, inabandon ako. Mapalitan natin. Eh, ikaw ang professional dito. Tumatansik. Ayan, okay, safe na. Para safe, nakat-cover na talaga. Grabe yung mantika sa deep fry. Yeah, konti na. Okay. Now, ito, meron ng konti mantika dito. Ilutuin natin ito ng konti itong ano. So sabi mo nga, no, kung kaya wala silang makuha ang pisngi o yung tenga, liyempo. Yung liyempo, pero... Mas importante, may taba. May taba. Pero yes. Pakuluan, tapos ihawin. Okay, pakuluan, lagay mo sa fridge, slice, tapos ihawin. Para may smoky flavor. Okay. Ang ginawa ko rito, ito, ano na ito eh, inihaw na ito, na malambot, chinap ko. Okay? Okay. Ngayon, ito, lutuin natin yung ating liver. Liver. Chicken liver. So ito, panglasa or para pangpakapal? Panglasa din yan. Panglasa yan eh. Yung pagkakinagat mo, parang ano yun? Ah. Diba? Rich ang liver kasi eh. Oo. Ang ganda ng texture niya. Ay, ganoon nga rin na may chicken liver sa ano sa sisig. Siguro puro yung mga nakakain ko, yung purong tabak. Hindi, alam mo, nag-i-say, kanya-kanyang style eh. Oo. Kanya-kanyang style yan. Yeah. Pag umuwi ka, kumakain ka, pupunta ka talaga para kumain ng sisig. Oo. with friends talaga. With friends. Pagkasama ko yung mga friends ko, ganun. Yeah. Si sisig, ganun. Kasi mostly, para siyang... with friends or with family, ganun. Okay. So, tinga pa na, ha? Okay. Yung mga flavor dyan, sayang eh. This is optional. Pangpasarap lang to. Pero it's kung wala kang chicken atay, pwedeng mas kinawala. Optional. Pero may lasa to eh. May lasa, Nakakadagdag. Okay. Nakaka-enhance. Now, i-mash mo yan. Tignan mo na. Pahingan ng pork. I-mash ko. Okay. Ngayon ito, patayin na natin to. Okay. I-ano naman natin to. Yung atay rin, Sandy, wala ng seasoning. Straight lang to. Or wala, kailangan wala, ilagyan natin ng salt natin and pepper. Lalagyan natin ng seasoning mamaya yan eh, lahat eh. Okay.
Yan ang mga gusto natin. Wow. Chicharon, lechon, kawali. Yes. Itong kawali kasi, kailangan mo siyang pagpahingahin eh. So, pag kinain mo siya na bagong prito, hindi malutong yan. Hindi pa, no? Pagka nakahinga na siya din, malutong na yan. Okay, now, gagawin natin, i-assemble na natin ito. Ano para kang may salad, ah. Salad bowl. Oh, yeah. Salad ganyan bowl. Pala. Ganyan pala, no? Yung paggawa ng sisig. Sisig salad. Okay, ito na yung pisngi at saka yung tenga. Na pinakuluan, tapos inihaw, tapos chinap. Okay. Okay, now, Pat. Sige, ilagay mo yan. Oo, oh, ilagay ko na. Buhos na. Okay. Tapos, ang gagawin natin is... Oh, Jameson. Lagyan natin itong kawali. Yung lechon kawali na. Tuloy mo yun. Slot ko, Pati. Slot. Yan. Ay, oops, sayang. Sayang, one piece? Now, okay, tama. Huwag mo muna. Okay. Now, okay. Alam mo, ang original sisig, ginagamit nila utak ng baboy. Mm. Since wala tayong utak ng baboy, lalagay lang tayo ng konting mayonnaise. Mayonnaise. Okay. So, mga tablespoon lang. Uh-oh. Sa side natin nilalagay ito. Parang may konting kalamit. Kahit anong klaseng mayonnaise? Oh. Salad dressing or kailangan mayonnaise, okay. Okay. Tapos, meron tayo, galit na galit yung mga ibang kapampangan. Oo. Pero alam mo, look, wala tayong utak ng baboy. So, substitute. Silingaba na chopped. It's for the texture, no? Yung habol mo yung red texture. Red onions. Okay. Red onions. Tapos, ito na, ha? Kalamansi, patis. Kalamansi and patis? Patis, okay. Okay. Seasoning liquid. Liquid seasoning. At saka, suka. Anong klaseng suka, Sandy? Suka puti. It's okay. Ordinary suka lang. Tapos, ako, ginagawa ko rito, nilalagay ko sa spray bottle, pero ilalagay mo. So, anyway, okay. Gagawin natin is this. Ilalagay na natin ito. Usually spray bottle yung ginagamit mo. Para talagang salad, no? Oo nga, parang yung salad talaga. Yung ano, wooden spoon, haluin mo na. Oh. Damputin mo, James, yung okay, mga... James, ikaw. Yung mayonnaise sa side. Okay, yeah. Okay. Padaanin mo na lang yung palaman dyan. Sige, haluin mo. Okay, sige. Ayan. Naku. Ayan. Kita mo yung lutong, may lagkit, lutong, lahat, no? Sandy, ikaw, pag kumakain ka ng sisig, masarap yan sa kanin eh, no? Makanin talaga ako pagdating sa sisig. Lalo na pag ganyan, ganyan ka-crunchy. Sa mayonnaise, yun naman. Kita mo, hindi masyado maputi, oh. Kasi yung iba, sobra-sobra. Oo, yung iba, parang. Ito, parang ganun. Ito, malamit lang eh. Tama na. Alright. Sige. Lagay mo dahil dito eh. Alam mo, may isang restaurant na gusto ko yung sisig niya kasi alam mo bakit? Ang serve niya, lechon sisig. Ang ginagamit niya, lechon, sans. Parang lechon ito, sisig lechon to. Kubali, kaya nga, pero ito lechon talaga. Yan. Kumakain na siya. Ano tingin mo? Sarap? Tama lang ang okay. Yung kapapangan we say, manyaman. Manyaman. Ito yung sinasabi ko, classic example of play of not only yung lasa, pati yung textures, may lutong, may lagkit, di ba? Yeah. Halo-halo. Anghang. O konti yung may sarap, di ba? Makatama yung anghang. Anyway, i-plate na natin itong sisig natin, ha? Siyempre, hindi kumpleto itong Kapampangan classic na ito kapag walang sizzling plate. Lagyan ng kalamansi at extra labuyo kung gusto. At... Ta-da! There's our sisig. Mm-hmm. Famous na famous Kapampangan dish. Nakasisig, nakasizzling plate pa siya. Nakasizzling pa siya. Dito lang nauso yan eh, palagay ko eh. Oo, yung actually, sizzling sisig. Mm-hmm. Pang-presentation yata talaga. Yeah. Pili ko din eh, no? Parang presentation lang. May sizzle, ganun. Tapos yung iba nilalagyan ng itlog. Tama. Na habang nagsisizzle, doon nila ikakrack yung egg, tapos doon nila i-mix. Afterwards, like I say, kanya-kanya. Wala naman... Si Aling Lucy may original siyang recipe. Ang dami nang gumawa ng kanya-kanyang style. It's really up to you. Yeah. Basta ang importante dyan, yung combination ng, sabi mo nga, yung uling, tapos yung pinalambot na baboy, tapos imimix-mix mo, may suka, may kalamansi. So, dalawang klase. May malambot na malagkit na sisig, meron din malutong. Kaya Aling Mila, lutong eh. Oo, lutong. Kinumbine ko. Yes. Very good idea. Okay, ito, Jameson, malapit na tayo, ha? Pagbabalik natin, kakain na tayo. Inupusan namin ni Sandy sa tokwat baboy, tapos nagbringhe, nag-estofadong pata, at ang pinakahuli at pinakamalinamnam, ang sisig. Yes. Sa pagbabalik na Lutong Daza. Hindi mo na ba ako mahal?
Hindi ko alam. Ayan yung gusto mo eh. Wala naman akong magagawa na eh. Hello! Kaya ko mag-mouth to mouth. Pakiramdam ko kasi ikaw yung lalaking ipinagda para sa akin. Nelly, nalaman na yung puso ko. Mag-shota kayo? Hindi naman. Hindi pa rin ako susuko. Ako din, Abo. Hindi ako susuko hanggat mahalin mo rin ako kay tulad ni Julia. Tumataas lagi yan eh. Hindi talaga sumasapat sa budget. Usaping sikmura at bulsa. Nasa crisis na tayo in a sense na hindi na affordable talaga ang ating pagkain. Ma-achieve pa ba ng Pilipinas yung food security? Kaya ba ito? Mag-reality check tayo. Panalo tayo pag together. Walang talo pag together. Let's get together. Sa Net 25. A routine patrol with four bots and stasis. He's been awoke in the strangest of places. Earth was their home, now in addition. Optimus Prime gave them this mission. Join the rescue bots on their missions this March. The team deals with all kinds of bond water, natural or otherwise. Good job! Team up with Optimus Prime on a mission. This mission is not yet finished. Let us accomplish it together. And catch Blunder Robot, wreaking havoc all over Griffin Rack. Cease and desist all gardening activity. Rescue Bots, assemble at Net 25 every Saturday at 9:30 a.m. Panalo tayo pag together. Walang talo pag together. Let's get together. Sa Net 25. Ang mga niluto natin ngayong araw na ito ay ilan lang sa mga classic recipes mula sa Pampanga. Mula sa hamak na toko at baboy hanggang sa kakaiba ng gringhe. Sigurado may Kapampangan specialty na babagay sa kahit anong okasyon. Magluto ng estofadong pata para sa Sunday family lunch nyo. O di naman kaya ang sisig kapag may espesyal na bisita sa bahay tulad ni Jameson. Ang importante, ito'y masarap, madaling gawin at syempre, made with love. Tara! Mangan! And we're back, Sunny, yes. And Jameson. Ito na. Best this part. Is the highlight the of the program. Kainan na talaga. Oh, di ba? Umpisa natin, wala pa si Jameson nung ginawa natin yung tokot baboy. Okay. Gagawin natin ito parang appetizer. Pangpatikim, okay. Pangpatakam. Yes. Di ba? Actually, itong tokot baboy, ang key talaga dito yung lutong, no? Of course, yung mga textures niya. Tapos yung sauce niya. Oo. Sauce. Diba? Okay nga, tikman ko nga. Tokwang baboy. Tokwat baboy. Gusto ko kasi yung tokwa ko crispy eh. Ah, yung crispy na version. Yung ganito. Diba? Yung celery leaves at mama. Ito ba celery leaves ba yan? Yan. Kaya ito. Iba ang lasa niya. Iba ang amoy. You taste it? But good, no? Yeah. Good. Good. At saka yung pagka-asim niya dahil nasa suka. Diba? Tapos yung onion. Napapampagana eh. Diba? Sarap ang tokot baboy. Oh, ito. Kakainin na natin yung green hair. Okay. Na para may kanin tayo. Para dito sa dalawa pang dishes na linuto natin. Ikaw kukuha. Okay. Yan, oh, tira mo. Medyo tuyo na siya ng konti. Oh. Yeah. Na-absorb na, okay, no? Lahat ng gata. Yan, oh, malangkit yung kanin. No? Isang tip po sa mga nagluluto. Parating alamin kung may hindi pwedeng kainin ng inyong bisita. Kung hindi nila alam, nagsabi, ano, Miss Pat, allergic po ako sa green peas. Ay, sabi ko, sige, sorry. Itatabi ko para sa'yo ang green. Parang bata, di ba? Tinatabi. Oh, man. As much as I want to eat it, eh, grabe. No, pero wala. Oh, yeah. Papatak na yung plato mo. Alam mo, ang subo mo, James, lagyan mo ng raisins. Okay. Sige, para sige. Para yung raisins, hindi ka naman allergic. Good. It's good. Manamis, namis. Diba? Manamis na miss dahil. Gusto ko ng itlog, hindi mo ako binigyan ng quail. Sorry. Meron siya eh, parang may pagka-suman na savory. Oo, yeah, I can taste it. Yeah, may pagka-ganan. Because of the raisins, kaya naging manamis na miss. Tapos gumamit ka pa ng gata, eh talagang tatamis. So ito, it's very filling. It's very filling. Diba, complete na. May baboy, may manok, may itlog.
may chicken, di ba may chicken tayo? Chorizo. May Chinese chorizo. Mm-hmm. Mm. Wow, very good. Now, ito naman. Pampabango. Naku, lambot oh. Sarap ito, Aranda Blossom, sindupata. It reminds me talaga of the humba. Yeah? Oo. Yeah. Parang nalalasahan ko lang kasi yung pineapple. Oo. Ah, yun ngayon, yun, ang, yun ang umangat sa akin. Yung pineapple juice. Very noticeable yung taste niya. Di ba? The pineapple. Yeah. Di ba? Na-miss. Na? Ang kapapangan dish is very rich eh. Alam mo naman, ako napansin ko, may nalagay na sauce dito sa kutsarita ko, sa tinidor ko. Malikip. Mm. Yun yung gelatin. Mm. Yung galing sa baboy. Yeah. Okay. Sa ano, pata, no? Wow, itong pata, good, Sandy, ito, di ba, ang secret rin dito, mas matagal, mas lumalambot, mas sumasarap. Parang adobo. Parang adobo din. Oo. Okay. Pag hindi mo naubos, di ba, ilagay mo lang sa freezer o sa refrigerator. Tapos, pagkatapos niya, talagang pakulan mo ng konti kung gusto mo, naku, mas lalong sumasarap. Ito yung tipong dish na the next day, mas masarap. Yeah. Diba? Lasang kapampangan. Lasang kapampangan. Galing. Even though I haven't eaten this dish a lot, pero... Yung estofado? Mm. One of my first times, actually. Baka nakain ko lang, di ko lang alam yung pangalan. No. Yeah. Okay, ito na. Sisig. Try mo muna without the calamansi at saka meron. Oo. Try mo muna without. Okay. Mm. Masarap. Nanghang. Nanghang. Mas spicy. Saka nalalasahan mo yung pagkatusta, yung pagkauling. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Tanti yun. Smoky flavor. Yeah, smoky flavor. Mm. Speaking of, gusto mo plain rice, Jameson? Yes, please. Para kompleto naman yung para dish. Para dun sa pata. Ikaw, Sandy, gusto mo ng plain rice? No, thank you. Ako, I'll get a little plain textures, rice. Play of textures, oh. Balutong, yeah. Malagkit. Manghang, ang sarap. Mm. Hindi mo na napapansin na may mayonnaise. Yeah, di ko din no? Napansin. Hindi lang yun. Ang hindi mo napansin, yung liver, na wala na yung lasa. Mm-hmm. Oh, pero nandiyan yung overall taste niyan. Nakatago lang. Mm. But very good. Yeah. I love the bringin. Nagulat ako sa bringin. Sarap. Talaga ba? Would you say na pagpupunta ka sa, pagbabalik ka sa Angeles, yun yung ordering mo? Hindi na kasi masarap to eh. Ito na meron na sariling version na. Sarap. Very good. What's your favorite so far dito sa apat na dishes na natikman mo? Kasi hindi ka kasama nung nagawa natin yung tokwat baboy eh. Pero sa natikman mo, ano yung apat na masasabi mong pinaka nagustuhan mo? Sa tingin ko kung I could taste the full effect ng itong dish na to. Kasi I'm allergic to green peas. Feeling ko ito. Pero for me right now, it would be this. Ah, daw estofado? Nagustuhan mo? Oo. Talaga? Itong dalawa talaga, actually. Galing. Good. Nung sa naliluto mo, ano yung pinakamadali na sa tingin mo kayang-kaya mong gawin? Para sa akin? Nung sa tatlo na ginawa natin. Kahit sabi ni Chef din kanina na ito yung pinakamahirap, pero... madali. Compared to this, yeah. Nadalian ka. It's bringy. Ikaw, Patty, ano nagustuhan mo? Siyempre, naman ako partial na naman ako sa baboy. Which one was that? Diba? Nagustuhan ko yung tokwat baboy, nagustuhan ko yung sisig. Yung estofado, kasi medyo matamis eh. Masyadong matamis sa akin eh. Not your... Kasi dahil sa pineapple juice eh. It's also nice, but... it's very rich eh. Parang nakakabusog. Yeah, yes, very filling. Rice, parang kang, di ba? Heavy na rin siya agad eh. Oo. So it's a celebratory dish because it's a one, di ba? It's a one-stop dish. Yan, pero masarap ulap, siya. Pwede na eh. Oo, di ba? Sarap, but alam mo, ang sarap-sarap niya. Nag-uulat ako. Ikaw, dito sa apat na linuto natin, Sandy. Ako ito, yung green. Ngayon, sa tingin mo ba kaya mo na magluto? Meron ka na bang confidence na subukan magluto? Actually, di lang confidence, pero inspiration. So, maraming salamat sa inspiration talaga. Na-inspire ako. That's a proper word. Yeah. Yan ang ginagawa natin dito sa show. To inspire the viewers to cook. More. To try. That it's not, ano, dapat hindi nakaka-intimidate. Diba? Yeah. Alam mo kasi sa mga bahay, sa buong Pilipinas, actually all over the world, if you cook, pag niluto mo yung pare-parehong ulam araw-araw, madalas, magsasawa yung pinaglulutuan mo. Ngayon, yung show natin dito, binabatuhan namin kayo ng mga ulam ideas, kakaiba. Para everybody likes a surprise. Eh. Pagkainin mo ng bringe, hindi nila alam yan. Pagkainin mo ng pata estofado, karamihan, hindi alam yan. Sisig,
Hira gawin yun sa bahay. Kaya mo gawin. Tokwat Baboy, di ba? Something fresh every time. Yeah, something new. Surprise your... Loved ones. Loved ones. Yes, correct. So ikaw, Jameson, kailan uuwi mo sa mami mo? The next 2 days. Kaya, mami, humanda ka na. Kaya, humanda ka na? Humanda ka na? Papalutuin mo sa kanya, tuturuan mo sa kanya iluto? O ikaw magluluto para sa kanya? Surprise ko siya. Gusto ko na surprise ko siya na marunong ako magluto. Yeah. Ayan na, may confidence na si Jameson. Yeah. So thank you very much, Jameson, na sinamahan mo kami. You were so game. Oo, yeah, kasi mahilig siya, gusto niya matuto talaga. Di ba, yun ang importante, mahilig. Willing. Willing victim. No, willing victim, yes, I'm one of them. Thank you so much, Jameson. Sa ulitin, we will try to invite you again next time. And yep. Join us to cook again. Baka next time, ikaw na marunong ka na magluto ng mga kapampangan. Malay natin, oo. Hindi kailangan kapampangan, pati ibang mga dishes, kaya mo na gawin. Hindi, pwede siya magpaturo sa mami niya. Always have to start somewhere. So, yeah. Start muna tayo sa kapampangan dishes. Yeah. Thank you very much, Jameson. Maraming salamat na sinamahan niyo kami na isang oras dito sa Lutong Daza. Abangan niyo ulit kami next week dito sa Lutong Daza. Bye.